Ang mga gawa ng mga apostol. Panimula. Ang mga gawa ng mga apostol ay pagpapatuloy ng mabuting balita ayon kay Lucas. Ang pangunahing layo nito ay ilahad kung paano pinalaganap ng mga unang tagasunod ni Jesus ang mabuting balita tungkol sa kaniya sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Kabanatang 1, talatang 8. Ito ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano na nagpasimula sa bansang Hudyo at nagpatuloy upang maging isang pananampalataya sa buong sanlibutan. Ibig tiyakin ng may akda na ang Kristyanismo ay hindi mapanghimagsik na pangkating pampulitika na naghahangad magbagsak sa Imperyong Romano. Manapa, ang pananampalatayang Kristiyano ay katuparan o kaganapan ng relihiyong Hudyo. Ang mga gawa ay nahahati sa tatlong bahagi na naglalarawan ng paglaganap ng mabuting balita tungkol kay Jesus at ang pagtatayo ng Iglesia. Una, ang pasimula ng Kristyanismo sa Jerusalem kasunod ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ikalawa, pagpapalaganap sa iba't ibang panig ng Palestina. At ikatlo, patuloy na pagpapalaganap patungo sa Mediteraneo hanggang sa Roma. Tampok sa mga gawa ang pagkilos ng Espiritu Santo na dumating na may dulot na kapangyarihan sa mga mananampalataya sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes. Ito'y patuloy na pumapatnubay at nagpapalakas sa Iglesia at sa mga lider nito sa lahat ng pangyayaring iniuulat dito. Ang unang mensahe ng Kristyanismo ay nilalagom sa ilang sermon. At sa mga pangyaring nakatala rito, ipinakikita ang kapangyarihan ng mensaheng ito sa buhay ng mga mananampalataya at sa pagsamahan sa Iglesia. Kabanatang 1. Mahal na Teofilo, isinilaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo." Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya iniyakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kaniya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon, ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod,
nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkatipo ng may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kaniyang pagtataksil ay ibinili ng 1 sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya nga't sa kanilang wika, tinawag na Akeldama ang lupang iyon. Ibig sabihi, bukid ng dugo." Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kaniyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng 1 makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus, mula nang bautismuhan siya ni Juan hanggang sa iyakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinatagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang, upang maging apostol na gaganip sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kaniya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Kabanatang 2. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang 1 ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi, mga lasing iyan." Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo, sapagkat 9 pa lamang ng umaga. Manapay, natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak
ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilimang araw at pupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw. At sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at tumawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan." Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan ng patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David nang kanyang sabihin, "Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan." Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya nagsabi, "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpapirapiraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos
at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Banatang 3. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit, maybe akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila, at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala lang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Samantalang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa may portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga ito, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasyanan nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kaniyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kaniya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Ang lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay.
kabanatang 4. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiaphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpung ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. "Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?" tanong nila. "Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito." Kahit muli nilang ipinatawag siya na Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot siya na Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita't narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking pinagaling nila ay mahigit ng 40 gulang. Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang." Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.
Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarhop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Banatang 5. Mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilhan kaalam ang kanyang asawa at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napaday ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan ng lupa? Nang hindi pa naipagbibili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo ang pinagbilhan? Bakit mo pa naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak, at lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidla ng matinding takot. Tumindig ang mga binata, binalot ang bangkay, at inilibing. Pagkaraan ng may tatlong oras, ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kaagad siyang kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito na nga ba lamang ang pinagbilhan ng lupa ninyo? Opo, sagot niya, iyan nga lamang po. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ang isusunod. Pagdakay nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya. Kaya't ito'y inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Pinagharian ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan. Upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino, ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Inggit naman ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib sa sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabi ay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote,
at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito at di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Iniharap nila sa Sanhedrin ang mga apostol at siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit namin pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isang pariseo nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Theodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Kabanatang 6. Nang panahong iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita.
Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay paraminang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Pinagpala ng Diyos Esteban at pinuspos ng kapangyarihan anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kaniya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Naririnig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain itong Jesus na taga Nazaret na ito, at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Banatang pito. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong saserdote, "Totoo bang lahat ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay napakita sa ating nanunong si Abraham nang ito'y nasa Mesopotamia pa, bago nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, 'Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya ay pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, dito'y hindi siya binigyan ng Diyos kahit gapalad na lupa. Ngunit ipinangako niyang ito'y magiging kaniya at salipin niya, bagamat wala pa siyang anak noon. At ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, 'Makikipamayan sa ibang lupain ang iyong lipi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito.' At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang tanda ng kanyang tipan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuloy niya ito sa 8th araw. Ganito rin ang ginawa ni Isaac kay Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 patriarka. Naingit kay Jose ang ibang mga patriarka, kaya't siya ipinagbiling alipin sa Ehipto. Ngunit sumakanya ang Diyos at hinango siya sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. At siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at ng kaniyang buong sambahayan. Nagkaroon ng tagutom at matinding kahirapan sa buong Ehipto at Kanaan, at walang makuna ng pagkain ang ating mga ninuno. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinaparoon niya ang ating mga ninuno. Sa 2nd pagpunta nila, nagpakilala na si Jose sa kaniyang mga kapatid at nalaman ng Faraon ang tungkol sa kaniyang pamilya.
ipinasundo ni Jose si Jacob at ang kanyang kamag-anakan, 75 lahat. At pumunta si Jacob sa Ehipto. Doon siya namatay, gayon din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Sikem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang nalalapit na ang panahon ng pagtupad ng Diyos sa kaniyang pangako kay Abraham, maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Ang hari noon sa Ehipto ay hindi nakakikilala kay Jose. Siniil niya ang ating lahi, iniutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalugda ng Diyos. 3 buwan muna itong inalagaan sa bahay ng kanyang ama. At nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si 40 taon na, naisipan niyang puntahan ang kanyang mga kapwa Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila kaya't tinulungan niya ito. At bilang paghihiganti, pinatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang awatin. Mga kaibigan, wika niya, bakit kayo nag-aaway? Pareho kayong Israelita. Subalit, tinabig siya ng lalaking nananakit at ang sabi, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ibig mo ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon sa Ehipsyo? Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Madian. Nag-asawa siya doon at nagkaanak ng dalawang lalaki. Makalipas ang 40 taon, napakita kay Moises ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy sa ilang na di kalayuan sa bundok Sinai. Nang gilala si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya upang tingnang mabuti ay narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Si Moises ay nanginig sa takot at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat banal na lugar ang kinaroroonan mo. Nakikita ko ang pag-api ng Ehipto sa aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't susuguin kita sa Ehipto. Itinakwil nila si Moises nang kanilang sabihin, sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Ngunit ang Moises ding ito ang sinugo ng Diyos bilang pinuno at tagapagligtas sa tulong ng anghel na napakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Siya ang humango sa kanila sa kahirapan. Upang mangyari ito, siya'y gumawa ng mga kababalaghan sa Ehipto, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kaniya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno, bagkus pangay itinakwil, ibig nilang magbalik sa Ehipto. At ang sabi nila kay Aaron, igawa mo kami na mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung napaano na ang Moises na iyan na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto. At gumawa nga sila ng Diyos-Diyos ang kaanyo ng bisirong baka. Ipinagpista nila ito at hinandugan ng mga hain. Dahil diyan, tinalikdan sila ng Diyos at pinabayaang sumamba sa di mabilang na Diyos-Diyosan, ayon sa nasusulat sa aklat ng mga propeta. Bayang Israel, hindi ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga hain
at mga hayop na pinatay sa ilang sa loob ng 40 taon. Ang daladala ninyo'y ang tolda ni Moloch at ang bituin ng Diyos-Diyosan ninyong si Renfan. Mga larawang ginawa ninyo upang sambahin, kaya't itatapon ko kayo sa kabila pa ng Babylonia. Ang toldang tipanan ng Diyos at ng tao ay nasa ating mga ninuno noong sila'y nasa ilang. Ginawa ang toldang ito ayon sa utos ng Diyos kay Moises at sa huwarang ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinala ng sakupin nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugda ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyan. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao, ayon sa sinabi ng propeta. Ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang tatayo ninyo para sa akin, o lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kaniyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kaniya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuatan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." Kabanatang 8. At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. At nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban namay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos, at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalakit, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Filipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Doon may isang lalaki na ang pangalay Simon. Noong una, pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinamamansag niya na siya ay may taglay na kapangyarihan, at pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba.
Ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sila'y sumampalataya at nagpabautismo, lalaki't babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga siya nang makita niya ang mga kababalaghan. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan po ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, wika niya. Sinagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang iyong salapi, sapagkat ang akala mo'y mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin, sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Idalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. At sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan, ipinangaral nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etiopeng Yunoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kaniyang karwahe, at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Yunoko ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya't tinanong niya ang Yunoko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Yunoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Yunoko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay
na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Caesarea. Kabanatang Siyam. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Salo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niyang roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Salo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kaniya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig," tugon sa kaniya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa Kalye Matwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. "Siya'y nananalangin ngayon." Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya, at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.' Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kaniyang kamay kay Saulo. 'Kapatid na Saulo,' wika niya, 'pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. 'Siya ang anak ng Diyos,' wika niya. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. 'Hindi ba ito ang dating umuusig sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem?' tanong nila. 'Hindi ba't naparito siya upang sila'y dakpin at dalhing gapos sa mga punong saserdote?' Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral at nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo, ngunit nalaman niya ito. Araw-gabi, inaabangan nila siya sa mga pintong bayan para patayin. Subalit isang gabi, isinakay siya ng kanyang mga alagad sa isang tiklis at saka inihugos sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito'y takot sa kaniya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit,
isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Jesucristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Hope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Si Pedro ay matagal ding nanatili sa Hope, sa bahay ni Simon na isang mangungulti ng katad. Kapitulo 10. Sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sangbahayan niya. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsang mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa bahay niyang isang anghel ng Diyos at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot, Ano po yon, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, Kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Hope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainutusan sa Hope.
Kinabukasan, nang malapit na sa Hope ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Magtatanghaling tapat na noon at siya'y gutom na gutom na. Ngunit habang inihahanda ang pagkain, siya'y nagkaroon ng pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari malaking kumot na nakabitin sa apat na panunukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hinding-hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Samantalang iniisip ni Pedro ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga sinugo ni Cornelio. Nang malaman nila ang bahay ni Simon, sila'y pumunta roon at nagtanong kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinagbubulay-bulay pa ni Pedro ang pangitain ang sabihin sa kanya ng Espiritu, "May tatlong lalaking naghahanap sa iyo. Manawag ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila, sapagkat ako ang nagsugo sa kanila." Kaya't pumanawag si Pedro at nagsabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano po ba ang may paglilingkod ko?" "Kami po ay pinapunta rito ni Kapitan Cornelio," tugon nila. "Siya ay mabuting tao at may takot sa Diyos at iginagalang ng bansang Hudyo. Sinabi po sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya ay sumama sa kanila at sinamahan siya ng ilang mga kapatid na taga Hope. Dumating sila sa Cesarea matapos ang maghapong paglalakbay. Naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at matatalik na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, "Alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sinuman ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, ako'y walang atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May apat na araw na ngayon at halos ganito ring mag-iikatlo ng hapon. Ako'y nananalangin dito sa aking bahay nang biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nagniningning ang kasuotan." Sinabi niya, "Cornelio, dinilig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinadugdan ang ginagawa mong pagtulong. Ipasundo mo sa Hope si Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan ito sa bahay ni Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabing dagat. Kaagad ako nagpapunta sa inyo. Salamat naman po at kayo pumarito. At ngayon natitipong kami upang pakinggan ang ipinasasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos,
Saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay, pinili na lang Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig na salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahadlang na bautismuhan sila sa tubig?" At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Kapitulo 11. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. "Nakituloy ka sa mga hintil at makisalo sa kanila," sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. "Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati may ilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, 'Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain.' Subalit sinabi ko, 'Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat.' Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, 'Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos.' Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, 'Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan.' Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, 'Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismoan kayo sa Espiritu Santo.' Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?" Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas.
Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre, at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama-sama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Noon naman ay may mga propetang dumating sa Antioquia mula sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng malaking taggutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Nagpasya ang mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, ayon sa kaya ng bawat isa. Gayun nga ang ginawa nila, at ipinadala ang kanilang tulong sa matatanda ng iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Kapitulo 12. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-tiitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka. Dali. Wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka at magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nakakatipon doon at nananalangin. Si Pedro ay kumatok sa pinto. Lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro.
at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. "Nahihibang ka ba?" sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroroon nga. Kaya't ang sabi nila, "Baka anghel niya yon." Patuloy namang tumutuktok si Pedro. Binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan niya silang tumahimik. Saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. "Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid," sabi niya. Pagkatapos umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes, at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay. Pagkatapos, bumaba si Herodes sa Caesarea buhat sa Judea at nanatili roon. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon, kaya't napagkasunduan nilang lumapit sa kanya. At nakiusap sila kay Blasto na mayordomo ng hari, na sila'y samahan upang makipag-ayos sapagkat nanggagaling sa lupain ng hari ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono, at nagtalumpati. At sumigaw ang bayan, "Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao." Noon di sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. Siya'y inuod hanggang sa mamatay. Samantala, lumalago at lumalaganap naman ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Kapitulo 13. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay, at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat do'y naglayag patungong Shipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudi roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Nilibot nila ang buong pulo hanggang sa Paphos. Natagpuan nila roon ang isang salamangkerong Hudyo na nagpapanggap na propeta. Bar Jesus ang kanyang pangalan. Siya'y kasama ni Gobernador Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo sapagkat ibig niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit sinalansang sila ng salamangkerong si Elemas, ito ang kanyang pangalan sa wikang Griego, upang huwag sumampalataya ang gobernador. Napuspos ng Espiritu Santo si Saulo, na tinatawag din Pablo. Tinitigan niya si Elemas, at sinabi ang ganito, "Ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, tigib ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Ngayon, parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal." Pagdakay naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata, at siya'y nag-aapuhap ng aakay sa kanya. Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at nang gilalas siya sa mga aral tungkol sa Panginoon. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilya. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem.
Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung meron kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya, "Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko." Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdaan ang kanilang mga kasalanan at pabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya ay pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ay mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Tungkol sa muling pagbuhay sa kanya upang hindi makaranas ng pagkabulok, ganito naman ang sinabi ng Diyos, "Ipagkakalob ko sa inyo ang banal at maaasahang pagpapala na ipinangako ko kay David." At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, "Hindi mo itutulot na dumanas ng pagkabulok ang iyong banal." Nang may sakatuparan na David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nalibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Subalit si Jesus na muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus, at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mapangalipusta, manggilalas kayo at mapapahamak. Sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi nyo paniniwalaan kahit may magsalaysay nito sa inyo.
Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita uli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapangyarihan, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na wala hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hintil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hintil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na wala hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, hindi ng mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon, at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Kapitulo 14. Gayun din ang nangyari sa Iconio. Sina Pablo at Bernabe pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Ngunit may mga Hudyong ayaw sumampalataya. Sinulsulan nila ang mga Hintil at nilaso ng isip ng mga ito laban sa mga kapatid. Matagal-tagal ding nanatili roon sina Pablo at Bernabe at buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon. Pinatunay naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila na gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. Pumanig ang iba sa mga Hudyo at ang iba namay sa mga apostol. Kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Pinalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonea, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonea, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin yan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon.
Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ng inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral nina Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat iglesia, humirang sila ng matatandang mamamahala. At matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag sila pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa iglesia at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Kapitulo 15. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong iglesia, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hintil na sumasampalataya, at utusang tumubad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sabi, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga Hintil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila ay tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nililis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang?
Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hintil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanin na David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng ibang tao. Nang lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay nito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga Hintil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama nila Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalita naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga disdiyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming sinabi sa mga kapatid na pawang nagpalakas ng kanilang loob at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalaway na natili roon ng kaunting panahon. Pagkatapos, sila'y bumalik sa mga nagsugo sa kanila. Taglay ang dalangin ng mga kapatid para sa kanilang maluwalhating paglalakbay. Ngunit minabuti ni Silas ang maiwan doon. Nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia. Kasama ng marami pang iba, sila'y nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon, at tingnan kung ano ang lagay nila. Ibig ni Bernabe isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Ngunit ayaw ni Pablo, sapagkat hindi siya nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Panfilya. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila patungong Shipre. Isinama naman ni Pablo si Silas at yumaon sila matapos ipanalangin ng mga kapatid
na naway ingatan sila ng Panginoon. Naglakbay si Pablo sa Syria at Cilicia at pinatatag niya ang mga iglesia. Kapitulo 16. Nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod ng kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat iglesia at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagta sila ng Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samothracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya ay naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo't tumuloy sa amin. Maigpit ang kanyang anyaya kaya't hindi namin napahindian." Isang araw, nang patungo kami sa dakong panalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Ito'y inaalihan ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanghula. At malaki ang kinikita ng kanyang mga Panginoon dahil sa kanyang panguhula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito'y alipin ng kataas-taasang Diyos. Ipinahahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Sapagkat marami ng araw na ginagawa niya ito, nayamot si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, 'Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ni Hesu Kristo. Lumabas ka sa babaeng ito.' At noon di lumabas ang Espiritu. Nang makita ng mga Panginoon ang bata na nawalan sila ng pagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Isinakdal sila sa mga pinuno ng lungsod at ito ang sabi, 'Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring tanggapin o sundin ang mga kaugaliang iyan.' Dinaluhong sila ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na pinagupit. Saka pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno
at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ang mga kawal na palayain sina Pablo at Silas. At sinabi naman ito ng bantay bilangguan kay Pablo, "Ipinag-utos po ng mga pinunong palayain na kayo. Lumabas na kayo at humayong payapa," wika niya. Subalit sinabi ni Pablo sa mga kawal, "Ipinahampas nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis, gayong kami mamamayang Romano. At ngayoy palihim kaming palalayain, hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin." Ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo, at natakot sila nang malamang mamamayang Romano pala ang mga iyon. Kaya't sila ay pumaroon at humingi ng paumanhin sa dalawa. Inilabas nila ang mga ito at pinakiusapang umalis. Paglabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Dinatna nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, tinagubilinan nilang magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Kapitulo 17. Dumaan sila sa Antipolis at Apolonia at dumating sa Tesalonika. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo. At ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila. Mula sa kasulatan, pinatunayan niya na kinakailangang magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, "Ang Hesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo." Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Griego na sumasamba sa Diyos at di ilang pangunahing babae. Ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa liwasang bayan at sila'y nanggulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Hason at pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Hason at ilan sa mga kapatid sa harapan ng mga pinuno ng lungsod at ganito ang kanilang sigaw, "Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating." At pinatuloy sila ni Hason. Silang lahat ay lumalabag sa utos ng Cesar. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalay Hesus. At nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Hason at ang kanyang mga kasamay pinaglagak muna ng piyansa ng mga pinuno bago pinalaya. Nang gabi ring iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sila sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo.
Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonika. Willing-willing sila ng pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinangaral din ni Pablo sa Berya ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulang gumawa ng gulo ang taong bayan. Si Pablo'y dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat, ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berya, taglayang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. Habang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga diyos-diyosa ng lungsod at nag-init ang kanyang kalooban. Kaya't nakipagtalo siya sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos doon sa kanilang sinagoga at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. At nakatalo niya rin ang ilang pilosopong Epikureo at Estoiko. Ano ba ang ibig sabihin sa atin ng nagmamarunong na ito, anang ilan? Sabi naman ng iba, nangangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Ganyan ang sabi nila sapagkat nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. Siya isinama nila at iniharap sa kapulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman namin kung ano itong bagong aral na itinuturo mo? Bago sa aming pandinig ang mga sinasabi mo, kaya't ibig naming malaman ang kahulugan nito. Sapagkat wala nang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi makinig at mag-usap-usap tungkol sa bagot bagong bagay. Kaya't tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ko ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa ay nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuha pa ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao. Ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila at talikda ng kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Thank you.
Kapitulo 18. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila ay manggagawa ng tolda, tulad niya. At siya ay tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya ay salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga Hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig na sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabautismo ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at anin na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galeon ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas, wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galeon, "Kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hatulan sa bagay na yan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sustenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galeon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Pagdating sa Efeso, iniwan ni Pablo ang dalawa at siya'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nakipagpaliwanagan sa mga naroon. Hiniling nilang tumigil siya roon ng mahaba-habang panahon, ngunit siya'y tumanggi. Sa halip, sinabi niya nang siya'y nagpaalam sa kanila, "Babalik ako rito, kung loloobin ng Diyos." Umalis siya ng Efeso, lula ng isang sasakyang dagat. Pagkalunsad sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at bumati sa iglesia, saka nagtuloy ng Antioquia. Matapos tumigil doon ng kaunting panahon, siya'y muling naglakbay. Ginaykay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismong nalalaman niya ay ang bautismo ni Juan. Siya ay walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya,
pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Kabanatang 19. Samantalang nasa Korinto si Apollos, si Pablo naman naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May tatagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu ng sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan?" tanong niya. "Sa bautismo ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwidbagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang na 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ngunit may ilang nagmatigas sa kanilang di pananampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan ng Panginoon sa harap ng kapulungan. Kaya't umalis siya roong kasama ang mga mananampalataya at sa paaralan ni Tirano, nagpatuloy ng pagpapaliwanag araw-araw. Tumagal ito ng 2 taon, kaya't nakarinig ng salita ng Panginoon ang lahat ng naninirahan sa Asya, maging Hudyo o Griego. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o delantar na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. May ilang Hudyo roon na pagalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinanghasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi nila, "Sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumabas kayo." Kabilang sa gumagawa nito ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoting Hudyo na ang pangalay Eskeba. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu, "Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo?" Ang mga Hudyo'y nagahis nito at pinahirapang mabuti. Anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Griego. Sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla. At nang tantyahin nila ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pila. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ipinasya ni Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya bago pumunta sa Jerusalem. "Kailangan kong puntahan ang Roma pagkagaling sa Jerusalem," sabi niya. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, 2 sa kanyang mga katulong at siya'y tumigil sandali sa Asia. Nang panahon ding iyon, nangyaring isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang diyosang si Diana at ito'y pinagkakakitaan ng malaki.
Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa, ang iba pang mga taong ganito rin ang gawain. Sinabi niya, "Mga kasama, alam ninyong sa hanap buhay na ito nagmumula ang ating kasaganaan. Nakikita ninyo't naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong ito. Sinasabi niyang hindi Diyos ang mga Diyos na ginawa ng kamay, at marami siyang nahikayat, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Masama ang ibubunga ng aral na iyan, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Diana ay mawawalan ng kabuluhan, at ang Diyosa Diana na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay di na igagalang." Pagkaraan nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan, "Dakila si Diana ng mga taga-Efeso." Kaya't nagkagulo sa buong lungsod, kinaladkad nila sina Gayo at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo, sa paglalakbay at sama-sama silang dumaluhong sa tanghalan. Ibig sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang pinuno ng lalawigang Asya na mga kaibigan niya at mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. Sumisigaw ng isang bagay ang ilan at ang iba'y iba naman sapagkat hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo. Kaya't sumenya siya sa mga tao na sila'y tumahimik upang makapagpaliwanag siya. Subalit nang makilala nilang siya'y Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw ng ganito sa loob ng 2 oras. "Dakila si Diana ng mga taga-Efeso." Sa wakas sa mga tao'y napatahimik ng punong bayan. "Mga taga-Efeso," sabi niya, "sino bang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ay siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Diana at ng batong sagrado na nahulog mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ang mga bagay na ito. Kaya't huminahon kayo. Huwag kayong pakabigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ni lumalait man sa ating Diyosa ang mga taong dinala niyo rito. Kaya't kung si Demetrio at ang manggagawang kasama niya ay may sakda laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga pinuno. Magsakdal ang sino man sa inyo. Ngunit kung may iba pang bagay kayong ipinaghahabol, ito'y maaaring pasyahan sa isang pulong na naayon sa batas. Nanganganib tayong maparatangang ng gugulo sa araw na ito, sapagkat walang kadahi-dahilan at kakatwi-katwiran ang kaguluhang ito." Pagkasabi nito, pinayaon niya ang mga tao. Kabanatang 20. Nang tumigil na ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos siya ay nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at tinuruan ang mga alagad. Nagpatuloy siya hanggang dumating sa Gresya at tumigil doon ng 3 buwan. Siya sana'y maglalayag patungong Syria. Ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kaniya, kaya't ipinasyan niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kaniyang pagbabalik. Sumama sa kaniya ang taga-Bereyang si Sopater, anak ni Piro, gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gayo na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asia. Nauna sila at hagintay sa amin sa Troas. Kami namay naglayag mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang lebadura, at dumating kami sa Troas na 5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Kabanatang 21. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami tuwirang naglayag patungong Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong patungong Phoenicia, kaya't sumakay kami. Sumapit kami sa tapat ng Chipre na matatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami hanggang sa dumating sa Syria at dumaong sa Tiro sapagkat magbababaroon ng kargamento.
hinanap namin ang mga alagad doon, at nakituloy kami sa kanila ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu, ay sinabi nila kay Pablo na huwag pumaroon sa Jerusalem. Makaraan ng 1 linggo, umalis na kami roon at nagpatuloy ng paglalakbay. Inihatid kami ng lahat, kasama ang kanilang asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa Aplaya, lumuhod kaming lahat at nalangin. Matapos naming magpaalam, lumulan na kami sa barko at umuwi naman sila. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalayag at narating namin ang Tolemaida. Nakipagkita kami sa mga kapatid at maghapong tumigil doon. Kinabukasan, nagtuloy kami sa Cesarea. Tumuloy kami sa bahay ng ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya may 4 na anak na dalaga na pawang propetisa. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propeta na ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y pagkakanulo sa mga Hintil. Wika niya. Pagkarinig nito, si Pablo'y pinamanhikan namin at ng mga taga-roon na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, ano't nananangis kayo? Huwag ninyong sirain ang loob ko, sapagkat handa akong pagapos at mamatay sa Jerusalem kung kailangan dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang hindi namin siya mapahinuhod, tumigil na kami. Masunod ang kalooban ng Panginoon, sabi namin. Makalipas ang ilang araw, gumaya kami at nagpunta sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Cesarea at dinala kami sa bahay ni Nason na taga Chipre. At dito kami nakituloy. Siya'y matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malagod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni Pablo'y nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang matatanda ng iglesia. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos. At kanilang sinabi kay Pablo, alam mo, kapatid, may 1,000 na ang Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay mahigpit sa pagtupad ng kautusan ni Moises. May nakapagbalita sa kanila na di umano'y itinuturo mo sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang Hintil na talakdan nila ang kautusan ni Moises. At sinabi mo raw na huwag nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo. Meron ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at gawin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magugugol at sa gayoy mapapaahitan na nila ang kanilang ulo. At malalaman ng lahat na hindi pala totoo ang balita tungkol sa inyo, bagkus ay sinusunod mo ang kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hintil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Matatapos na ang takdang 7 araw at si Pablo'y nasa templo. Nakita siya roon ang ilang Hudyong taga-Asya. Nagpag-ibig sila at sinunggaban si Pablo. Mga kababayan, sigaw nila, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa templo, saan man siya makarating. Nagsama pa siya ng mga Grego sa loob ng templo. Nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Gaya ng sabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod, si Trofimo na taga-Efeso, at inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod, at parang bahang nagdatingan ang mga taong bayan mula sa lahat ng dako.
Sinunggaban nila si Pablo at kinalatgad na palabas sa templo at biglang sinerhan ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit dumating ang balita sa pinuno ng rehimyento na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Nagsama ito agad ng mga kawal at ng mga opisyal at patakbong nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita nila sa pinuno at sa mga kawal, itinigil nila ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno at dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang tanikala. At kanyang itinanong, sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. At dahil siguro'y hindi maliwanagan ng pinuno ang nangyari, kaya't ipinadala niya si Pablo sa kuta. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao, na nooy sumusunod sa kanila at sumisigaw ng patayin siya. Nang ipapasok na si Pablo sa kuta, nakiusap siya sa pinuno. Maari ko po ba kayong makausap? Marunong ka ng Griego? Sabi ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa panghimagsik at namundok na kasama ng 4,000 lalaki. Sumagot si Pablo, ako po isang Hudyong tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ang kilalang lungsod na ito. Ipinakikuusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Kabanatang 22. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Nang siya maninig nilang nagsalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo, ako isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabalanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon, at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga sa Nazaret, na iyong pinag-uusig, tugon niya. Nakita namang kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa akin, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningninga ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kaniyang kalooban. Makita ang kaniyang banal na lingkod at marinig ang kaniyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kaniyang pangalan, at magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan.
Nagbalik ako rito sa Jerusalem, samantalang ako'y nasa templo at nananalangin, nagkaroon ako ng pangitain. Nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, "Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin." "Panginoon," sabi ko, "alam na alam nilang ginagaygay ko ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo, at nang patayin ni Esteban na iyong saksi. Ako po'y naroon at kasang-ayon. Ako pa ang nagbantay sa mga damit na mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka, sapagkat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil." Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa sinabi niyang ito, sila'y nagsigawan, "Patayin ang ganyang tao, hindi siya dapat mabuhay." Patuloy sila ng pagsigaw, pagsasaboy ng alikabok sa hangin at pagwawasiwas ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng rehimyento na dalhin si Pablo sa kuta at hagupitin upang malaman kung bakit gayon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kaniya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panalingkatad, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, "Ipinahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang pasya ang hukuman?" Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, "Papaano po ito? Mamamayang Romano pala ang taong iyon." Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno at siya'y tinanong, "Ikaw nga ba'y Romano?" "Opo," sagot niya. Sinabi ng pinuno, "Malaki ang nagugol ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y mamamayan sa pulsa pagkabata," sabi ni Pablo. Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kaniya. Natakot din ang pinuno ng rehimyento sapagkat ipinagapos niya si Pablo, gayong isa palang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Kabanatang 23. Tumitig si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito." Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong saserdoteng si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kaniya na sampalin sa bibig si Pablo. Sinabi ni Pablo, "Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagpaimbabaw. Nakalukluk ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit ipinasampal mo ako at iya'y labag sa kautusan." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilalapastangan mo ang pinakapunong saserdote ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong saserdote, sapagkat nasusulat nga huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan." Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseo at Fariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig na mga Pariseo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kaniya?" At nang maging mainit na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kaniya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma."
Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpaang hindi kakain o iinom hanggat hindi napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng gayon. Pumunta sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan at ganito ang sabi, "Kami po'y buong taimtim na nanumpang hindi titikim ng pagkain hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya ngayon, hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng rehimyento na ipanawag uli rito si Pablo at dahilaning sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang usapin. At sa daan pa'y papatayin na namin siya." Ang balak na ito'y narinig ng pamangkin ni Pablo, anak na lalaki ng kanyang kapatid na babae, kaya't ibinalitan niya ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga opisyal at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa pinuno, sapagkat meron lamang siyang sasabihin." Kaya't isinama siya ng opisyal at dinala sa pinuno. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo, at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw sa inyo." Ang binatilyo'y hinawakan sa kamay at inilayo ng pinuno. "Ano ba ang sasabihin mo?" tanong niya. Sumagot siya, "Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo bukas sa Sanhedrin at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala sapagkat tatambangan siya ng mahigit na 40 tao. Sumumpa ang mga ito na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasyan na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man na ipinaalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno, at pinauwi na niya ito. Ang pinuno'y tumawag ng dalawang kapitan at sinabi sa mga ito, "Ihanda ninyo ang 200 kawal kasama ang 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti." At lumiham siya ng ganito, "Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, mula kay Claudio Lysias, maligayang bati. Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakdal laban sa kanya, ipinadala ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa mga suliranin sa kanilang kautusan, ngunit hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ibilanggo. Nang malaman kong siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kanya. Sinunod ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabi ay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik sa kuta ang mga kawal ngunit naiwan ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, dinala nila si Pablo sa gobernador at ibinigay dito ang liham. Pagkabasa sa liham, si Pablo'y tinanong ng gobernador kung taga saan. At nang malamang taga Cilicia, ay kanyang sinabi, "Didinggin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. Panatang 24. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong saserdoting si Ananias, kasama ang ilang matatanda ng bayan at isang abogado na ang pangalay Tertulo. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang sakda laban kay Pablo. At nang iharap sa kanila si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsakdal at ganito ang wika niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang po namin sa inyong matalinong pamumuno ang malaking kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa kapakanan ng bansang ito. Ito'y kinikilala namin at lubos kayong pinasasalamatan kahit saan at kahit kailan. Ngunit upang kayo po ay huwag ng gaanong maabala,
mangyari po lamang na kami pakinggan ninyong sumandali. Sapagkat natagpuan namin na ang tango ito'y manliligalig. Ginugulo niya ang mga Hudyo, saan mang makarating at pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati po ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin, kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng rehimyento at inagaw siya sa amin. Sinabi niya sa amin na sa inyo isakdal ang taong ito. Pagsisiyasat ninyo sa kaniya, malalaman ninyo ang lahat ng sumbong namin laban sa kaniya. Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi nito. Hinudyatan ng gobernador si Pablo upang magsalita at siya'y nagsalita. Kagalang-galang na gobernador, nalalaman ko pong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagal akong ipagtanggol ang aking sarili sa harapan ninyo. Wala pa pong 12 araw mula nang dumating ako sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyong iyan kung kayo'y magsisiyasat. Niminsan, hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang dako ng lungsod. Wala silang maiyaharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Tinatanggap ko po na ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na ipinalalagay nilang isang maling sekta. Subalit pinaniniwalaan ko rin ang lahat ng bagay na nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, nananalig din ako na muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid at di matuwid. Kaya't pinagsisikapan ko tuwina na maging malinis ang aking bunhi sa harapan ng Diyos at ng tao. Ilang taong wala ako sa Jerusalem, ako'y nagbalik upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Gayun nga ang ginagawa ko nang datnan nila ako sa templo, matapos ganapin ang paglilinis ayon sa kautusan. Iilan ang mga taong naroon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may anumang dapat isumbong laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y humarap sa Sanhedrin. Marahil masabi nilang mali ang ginawa ko nang sabihin ko sa harapan nila, dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Sapagkat si Felix ay may sapat na pagkabatid tungkol sa daang ito, ipinagpaliban niya ang paglilitis. Papasyahan ko ang inyong usapin pagdating ni Lysias, wika niya. Iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo, ngunit huwag higpitan, kundi hayaang dalawin at tulungan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ang ilang araw, dumating si Felix, kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudya. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit na magpatuloy ng pagsalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at ang sabi, makaalis ka na. Ipatatawag kita uli kapag may panahon ako. Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sapagkat hinihintay niyang suhulan siya nito. Makaraan ng 2 taon, si Felix ay hinalinhan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix na bigyang lugod ang mga Hudyo, hinayaan niya sa bilangguan si Pablo. Kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin na mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea, at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito
kung siya'y may kasalanan. Nagparaan pa si Festo ng 8 or 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, lumuklok siya sa hukuman at iniutos na si Pablo'y iharap sa kanya. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maramit mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador." Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo, kaya't tinanong si Pablo, "Ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Narito po ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala po akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iya'y nalalaman ninyo. Kung ako po'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi dapat na ako'y ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sinabi mong dudulog ka sa emperador ka dadalhin." Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, kinabukasan din ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, "Ibig kong mapakinggan ang taong iyan." "Mapapakinggan mo siya bukas," tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod at pumasok sa bulwaga ng hukuman. Iniutos ni Festo na si Pablo'y dalhin doon. At sinabi ni Festo, "Haring Agripa at lahat ng nariritong kasama namin, narito ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo dito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang di siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa kaniyang kamahalan tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, para may maisulat ako pagkatapos na masiyasat natin siya. Inakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kaniya." Kabanatang 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, "May pahintulot kang magsalita. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. "Haring Agripa,
Itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling kong pagtiyagaan ninyong pakinggan ako. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata, sa sariling bayan at sa Jerusalem. Matagalan nilang alam, at sila na ang makapagpapatutuo kung kanilang iibigin, na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit iisipin ang lahat ng narito na di maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong una'y dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga Nazareth. At gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote, at nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinarurusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit, maningning pa kay sa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa, at narinig ko ang isang tinining nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, para kang sumikad sa tulis." At itinanong ko, "Sino po kayo, Panginoon?" At kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal." Dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito, hinuli ako ng mga Hudyo samantalang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo, at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Samantalang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo ang ganito, "Nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw." Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi po ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko po'y pawang katotohanan at katwiran. Narito po ang Hari Agripa. Hindi ako nanginginig magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo." Sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa loob na maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano." Sumagot si Pablo, "Maging sa maikli o sa mahabang panahon,
loobinawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Matangi lamang sa tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Verenici at lahat ng kasama nila, at pagkalabas nila'y ganito ang kanilang usap-usapan. Ang taong ito'y walang ginawang anuman na marapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang hiniling ng taong iyan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng tatlong araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin na mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, si Pablo'y nakabilanggo sa Caesarea at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito kung siya'y may kasalanan. Nagparaan pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, lumuklok siya sa hukuman at iniutos na si Pablo'y iharap sa kanya. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maramit mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador. Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo, kaya tinanong si Pablo, ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo, narito po ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala po akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo at iya'y nalalaman ninyo. Kung ako po'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi dapat na ako'y ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador. Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, yamang sinabi mong dudulog ka sa emperador ka dadalhin. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, ibig kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas, tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice.
kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod, at pumasok sa bulwaga ng hukuman. Iniutos ni Festo na si Pablo'y dalhin doon. At sinabi ni Festo, Haring Agripa, at lahat ng nariritong kasama namin, narito ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo dito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang di siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa kaniyang kamahalan tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, para may maisulat ako pagkatapos na masiyasat natin siya. Inakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kaniya. Kabanatang 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, May pahintulot kang magsalita. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling kong pagtiyagaan ninyong pakinggan ako. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata sa sariling bayan at sa Jerusalem. Matagalan nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit iisipin ng lahat ng narito na di maaaring buhaying muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga Nazareth. At gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote. At nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinarurusahan ko upang piliti magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kay sa araw, nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa, at narinig ko ang isang tinining nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, para kang sumikad sa tulis. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalatayan nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito,
hinuli ako ng mga Hudyo samantalang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Kailan may hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Samantalang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo ang ganito, "Nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw." Ngunit sumagot si Pablo, "Hindi po ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko po'y pawang katotohanan at katwiran. Narito po ang Hari Agripa. Hindi ako nanginginig magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob na maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobinawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Matangi lamang sa tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Verenici at lahat ng kasama nila, at pagkalabas nila'y ganito ang kanilang usap-usapan. Ang taong ito'y walang ginawang anuman na marapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang hiniling ng taong iyan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Kabanatang 27. Nang mapasyahang maglalayag kami patungo sa Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinabahala kay Hudyo, isang kapitan ng rehimyento Romano na tinatawag na rehimyento ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio patungo sa mga daungan ng Asya at naglayag kami. Kasama namin si Aristarco, isang Macedonyang taga Tesalonika. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Si Julio'y nagmagandang loob kay Pablo. Pinahintulutan siyang makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan ang mga ito. Naglayag kami mula roon at dahil sa pasalungat ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Chipre, nakanlong sa hangin. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia, at kami dumating sa Myra, isang lungsod ng Lycia. Natagpuan doon ang kapitan ng isang barkong buhat sa Alejandria na papuntang Italia at inilipat kami roon. Mabagal ang aming paglalayag. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Nido. Buhat dito ay hindi kami makatuloy ng paglalakbay sa kalawakan sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't binaybay namin ang silangan ng Kreta na kubli sa hangin. Nagdaan kami sa may lungos ng salmon at nagtiyagang namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang isang puok na tinatawag na mabuting daungan, malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na ang nakalipas at mapanganib ng maglayag sapagkat nakaraan na ang araw ng pag-aayuno, kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. "Mga Ginoo," wika niya, "nakikita kong ang paglalayag na ito ay magbubunga ng malaking kapinsalaan sa kargamento at sa barko, at mga nganib ang buhay natin. Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at ng kapitan ng barko kaysa payo ni Pablo. Sapagkat hindi mabuting tigilan ang daungan kung taglamig, ipinayo ng nakararami na maglayag pa sila sa pag-asang mararating nila ang Fenice. Ito'y isang daungan sa Kreta na nakaharap sa Hilagang Kanluran at Timog Kanluran, kaya mabuting pagparaanan ng taglamig. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang maglayag.
isinampan nila ang angkla at sila'y namaybay ng Kreta. Ngunit di nagtagal at bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hanging tinatawag na Euroclidon at hinampas ang barko. Hindi ito makasalunga sa hangin kaya't napadala na lamang kami. Nang makanlong kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Kauda, isinampan namin ang bangka bagamat nahirapan kami bago nagawa iyon. Pagkasampan nito, binigkisan nila ng malalaking lubid ang barko. Sa takot na masadsad sa sirte, ibinaba nila ang layag at nagpatianod na lamang. Patuloy ang pangangalit ng bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal na din namin nakita ang araw at ang mga bituin, at di humuhupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawala na kami ng pag-asang makaliligtas pa. Sapagkat matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang maano isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, 'Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang mapapadpad tayo sa isang pulo.' Ikalabing apat na gabi namin sa gitna ng dagat nang ipadpad kami sa dagat Adriatico. Nang maghahating gabi na, napuna ng mga magdaragat na nalalapit na kami sa katihan. Inarok nila ang tubig at nakitang may 20 dipa ang lalim. At pagkasulong-sulong pa ay muli nilang inarok at nakitang may 15 dipa na lamang. Sa takot na mabagok kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't binaba nila sa tubig ang bangka at kunway maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, "Kapag hindi na natili sa barko ang mga taong ito, hindi kayo makaliligtas." Kaya't nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang magbubukang liwayway na, silang lahat ay hinimok ni Pablo na kumain. 14 na araw na ngayon, di tayo kumakain ng anuman at balisang naghihintay. Kaya't kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maano ang sinuman sa inyo. At pagkasabi nito, dumampot siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kami ay 276 na lahat. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, may natanaw silang lupain ngunit hindi nila makilala kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang lugar na may dalampasigan at binalak nilang isadsad doon ang barko kung maaari. Kaya't nilagot nila ang tali ng mga angkla na kanilang iniwanan na sa dagat at kinalag din ang tali ng mga ugit. Itinaas nila ang layag sa unahan upang ang barko'y itaboy ng hangin patungong dalampasigan. Ngunit nasadsad ito sa dakong mababaw. Napabao ng unahan ng barko kaya't di makaalis. Samantalang ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Ngunit si Pablo'y ibig namang iligtas ng kapitan ng mga kawal. Kaya't pinagbawalan nito sila. Pinatalunan niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy. Ang iba'y inutusang kumuha ng tabla o piraso ng barko at manimbulan. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan.
kabanatang 28. At nang makaligtas na kamit, makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong ng madarang sa apoy, at ito'y pumulupot sa kaniyang kamay. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenteria, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papaalis na. 3 buwan ang lumipas bago kami nakaalis doon. Lula ng isang barkong nagparaan din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito'y ang Castor at Pollux ng Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at 3 araw kami roon. Nagpatuloy kami ng paglalayag at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay patungong Roma. Nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumaraon sila sa Foro de Appio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kaniyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Roma. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudea tungkol sa iyo," sagot nila. "At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito." Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. "Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si Isayas. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa.
at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hintil ang balitang ito ng kaligtasang mula sa Diyos, at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo, at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Panimula. Ang layo ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay ihanda ang daan para sa pagdalaw na binalak gawin ni Pablo sa iglesia roon. Balak niya maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano roon. Pagkatapos, sa tulong nila ay pupunta siya sa Espanya. Sa kanyang sulat, ipinaliliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano. Nasa aklat na ito ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Matapos batiin ang mga kapatid at sabihin sila'y idinadalangin niya, inilahad ni Pablo ang paksa ng kanyang liham. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabanatang 1, talatang 17. Mula roon, ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng paksang ito. Lahat ng tao, maging Hudyo o Hintil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos, sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat. At mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pananalig nila kay Kristo Jesus. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong buhay na bunga ng pakikipag-isa kay Kristo na siyang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos. Ang mananampalataya ay may pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu, lumaya na siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabanatang 5-8, tinatalakay rin ni Pablo ang layon ng kautusan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano umaangkop sa panukala ng Diyos para sa sangkatauhan ang mga Hudyo at mga Hintil. Sinasabi niya sa pagwawakas na ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus ay bahagi ng panukala ng Diyos para maabot ang buong sangkatauhan ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Naniniwala si Pablo na ang mga Hudyo ay hindi patanggi habang panahon kay Jesus. Sa huling bahagi ng liham, inilalahad niya ang nararapat na pamumuhay ng Kristiyano, lalo na ang tungkol sa pag-iibigan. Tinalakay rito ni Pablo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ang tungkulin ng mga Kristiyano sa kanilang pamahalaan at sa isa't isa, at mga tanong na may kinalaman sa budhi. Ang sulat ay winawakasan niya sa pamamagitan ng isang personal na mensahe at pagpupuri sa Diyos. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal.
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi na David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Kabanatang 28. At nang makaligtas na kamit makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga taga-roon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong ng madarang sa apoy, at ito'y pumulupot sa kaniyang kamay. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinihintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nangangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenteria, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga-roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papaalis na. 3 buwan ang lumipas bago kami nakaalis doon. Lula ng isang barkong nagparaan din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito'y ang Castor at Pollux ng Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at 3 araw kami roon. Nagpatuloy kami ng paglalayag at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula roon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay patungong Roma. Nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumaroon sila sa Foro de Appio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kaniyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Roma. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.
wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudea tungkol sa iyo, sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtaktas sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis, pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapuro lang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hintil ang balitang ito ng kaligtasang mula sa Diyos, at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo, at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.